Dito ako nagigigil sa mga demonyo na to eh. So eto na, dito ako nagigigil talaga. Kahapon pa ako gigil na gigil dito. Ayan. Galing ito sa fake, sa FB page ng, sa tweet ng fake president. At bobong, bobo ka talaga. Trigger warning. Kita mo sinabi niya dito, mga old school. Dito ako nagigigil sa mga demonyo na to eh. Pagmasdang mabuti ang daliri at mukha ng hayop na sabog sa drogang pangulo ng 31 million. Eto, dito ako talaga nagtataka sa social media. Ang presidente na yung binabastos, pero hindi na te-take down ng mga account nila. Samantalang tayo, napakadali sa ating i-take down, i-restrict. Pero yung mga gantong tao, tiyan mo, pag masdang mabuti ang daliri at mukha ng hayop na sabog sa drogang pangulo ng 31 million. Tumawag pa siya ng lawyers for Lenny. Tataw o halaw, pwede niyang kababalaghan. Di kaya may paliwanag, ngunit may DDS, BP Sara, Sir Rapi Tulpo, anyone, please do something. This is beyond disturbing. Ang sinasabi niya dito, ayan, ang kamay ng Pangulo. Yung daliri daw. Kita nyo? Alam nyo, eto lang, child pornography na yung gusto niya palabasin dito. Dapat to nakakasuhan. Kayo po sana dyan sa NBI, sana po i-check nyo kung kaninong account to. Kasi hindi lang to pang babalasuba sa Pangulo. Pati yung batang walang kamukhang buwang, binigyan nila ng malisya ang ginawa ng Pangulo. Kita nyo? Sa ganda ng ginagawa ng Pangulo dahil sa pagbibigay ng pabahay, yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Yung sisilipin pa nila, yung mali. Eh ang Pangulo, simula pagkabata, kahit paman dun, nung sila'y namimigay ng regalo, sa Malacanang, talagang mahal niya na ang mga bata. Tapos etong gago na tong fake president na to, malaman ko lang kung sino ka, iha-appel kit-kit sa ngalangala, anak ka ng patuwa sa manok, demonyo ka, certified ungas kayo, mga gago kayo. Diba? Tang inis oh, hindi ko kayang gawin yan, tas bata pa yung ilalagay mo. Alam mo, yung hawak sa ganto, normal yan, dahil siksikan yan eh. Pero nabigyan mo pa ng malisya? Ang ina kayo? Tapos sasabihin nyo kayo ang disente? Dapat kaming makinig sa inyo? Tunggong! Barilin kita sa mukha eh! Mga demonyo kayo! Salomo 21, maraming salamat sa video to lang. Hello po, ako po yung okay, nanay nung bata na nai-issue ngayon sa nagka-trending ngayon sa Facebook. Yung sa ginagawa niyo po sana, ginagawa niyo po ng issue. Ang totoo po niyan, anak ko po kasi talaga yung unang tumakbo pag-akit pa lang po sa stage, yumakap po siya kay Mr. President. Kaya po sa mga naninira kay President Bongbong Marcos, huwag na po sana natin palakihin yung issue. Kasi sa katunayan nga po niyan, kami ang dapat magpasalamat kasi sa laki ng ibinigay niya po sa amin, natupad po yung pangarap naming bahay. Bago po ba kayo nalipat dito, saan po kayo galing? Ay, sa may Rosita, sa Tulan Malabon po. Kamusta po ang pamumuhay niyo doon, ma'am? Doon po kasi sa amin, yung bahay po kasi namin talaga, yung sa may tulay, sa tabing ilog. Opo, tuwing bumabagyo po, aalog-alog po talaga yung bahay namin. Tapos yung mga bubong nagagalawan. Tapos yung mga iskinita po talaga, is masisikip, malamok. Kaya po, thankful po talaga kami dito kasi dito po nakakapaglaro yung mga bata at saka safe po talaga. Ilan po ba yung anak nyo? Dalawang maliit po. So, kumusta naman po ang pamumuhay nyo naman ngayon dito sa binigay na pabahay ng BBM? Ay, ayos na ayos po. Tuwan-tuwa ko ang mga anak ko. Tapos malapit po kasi siya sa palengke, malapit sa eskwelahan. Tapos dito po may mga guardia din po. Patapos saka hindi po totoo yung sinasabi nila na may na nagbibigay po kami. Hindi po totoo yun. Kahit po piso, wala po kami inilabas para pumalipat dito.
Okay, si Mayora po, ano po ang natin ni Mayor Sarjoban sa inyo? Ay, hello po Mayor, thank you po kasi mas napabilis po yung pangakong bahay po sa akin. 2011 pa po namin hinihintay ito. Sa ngayon lang po natupad, kaya thank you very much po. Sa ating President Bongbong Marcos, ano po ang masasabi po sa kanya? Ay, kay Mr. President po, maraming salamat po kasi alam po namin na kayo po talaga yung nagpasiunan itong pabahay na ito. Sa tulong po ni Mayora, kayong dalawa po ang talagang superhero namin at natupad ang aming pabahay. Hindi lang yan mga old school. Meron pang isang punong-puno rin ng hatred, lalo na sa pamilya Marcos. Eto, kurtado talaga utak nito. Pero abugado to. Pero parang hindi rin. Tignan nyo ang sinabi niya. If Imelda Marcos dies under BBM terms, she will have the grandest funeral. Kita mo na? Ulitin ko sa iyo, Attorney Jesus Falsis. Be careful what you wish for. Baka sa makalawa, ang isa sa malalapit o mahal mo sa buhay, ang mawala. Baka sila ang unang kunin ni Lord. Baka hindi mo kayang umiti kahit kaano kayong grande ang burol. Ang sabi mo pa dito, let's make sure to meet that with the grandest protest. Wala na talaga kayong galang, no? Kung sakasakali mong may namatay, hindi lang sa pamilya Marcos, kung hindi nyo kaanib, ipoprotesta nyo? Bakit? Ganyan na ba kayo kabastos? Meron nga dyan, ipahuhukay daw si Apulakay dati pag inilibing sa libingan ng mga bayani. Ganyan ang hatred. Ganyan ang inggit. Ganyan lalo pag kurtado ang isip. Talo na sa'yo, fake President Ek Bureche. Taragis kayo. Anak kayo ng patawa sa manok. Nakita nyo na, ilang beses ko na sinasabi, kahit gaano kaganda ang gawin ng Pangulo, hahanapan nila ito ng mga anggulo para sirain ang presidente. Pero hindi kayo magtatagumpay. Hanggang nandyan ang 31.6 million, manigas kayo sa inggit at sa galit. Di bali na, sa inyo na yung inggit kasi puro kayo mga pangit, mga certified. Ungas. Ingat! Certified. Ungas.